Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome po kayo dito. And thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. Tignan po natin ang mga messages ninyo for the week of October 1st to 7th. Cloak of Wisdom, Scorpio, you already know the answer you seek. Trust what you know. No? Yung inner knowing ninyo dito, yun ang papaganahin ninyo, yung inyong clear cognizance, you definitely know what you do, no? You definitely know what you need to do dito. Alam nyo na, you have that inner knowing, Scorpio. Kaya pagtiwalaan ninyo kung ano yung alam ninyo, no? Pagtiwalaan ninyo kung ano yung napipick up ninyo ng mga intuitive messages dito, no? Kasi yun talaga ang makakatulong sa inyo sa inyong sitwasyon sa ngayon. We have life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. Ayan. Parang yung ano dito, Scorpio, yung life force energy, you know, is flowing through you ngayon. Kaya gamitin nyo yan, no? Gamitin nyo yan para mas maging passionate kayo about your plans, about the things that you want to do, that you need to do, yung mga ganon. Kasi parang, ay napipick up ko rin dito for some of you, Scorpio, maaaring there is an unfinished business, no? Meron kayong unfinished business dito, kaya yung ngayon that the life force energy is flowing through you, maaaring ito na yung perfect timing para matapos nyo na kung ano man yung unfinished business na yan. Now is the time to finish up everything na naiwan ninyo, na pending, yung mga bagay na maaring may mga distractions na nangyari. So in the middle of what you are doing, in the middle of that endeavor, parang hininto ninyo, sinet aside ninyo for something else. But ngayon, no, parang ito na yung pagkakataon ninyo na para tapusin na kung ano man yung hindi ninyo natapos. Alright? So we have prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. Ayan, napakaganda, no? Napakaganda ng message nito para sa inyo. Humingi ka lang at yun ay ibibigay sa iyo. Parang lakas-lakas ngayon ninyo sa spirit realm. Kasi iniimbitahan kayo dito ngayon na magdasal ka, humingi ka ng kung ano ang kailangan mo, kung ano yung gusto mo, and that will be given to you. Okay, Scorpio? Parang kung anong dadasalin mo ngayon, kung anong hihingiin mo, it will manifest right away. Yung parang hini, alam mo yun, yung parang binibigyan ka ngayon powers na humingi ka ng kung ano ang gusto mo at ibibigay agad-agad yan sa'yo. We have go with the flow, let things happen. Ayan, let things happen and surrender. No, surrender to the natural ebb and flow of life at i-release nyo na ang control ninyo over the outcome na gusto ninyo, no? Now is the time to just allow things the way it should be. No, hayaan yung mangyari ang dapat mangyari. Sumunod na lang kayo sa agos ng buhay, Scorpio. Nagsagayon, everything will be smooth sailing, you know. Tatakbo ang lahat ng according to the divine plan, ika nga, na walang resistance from you, no? Enlightenment, pursue spiritual growth. Ayan, so merong mga ano dito. Siguro naghihingi kayo ng enlightenment and clarity dito. Kasi maaaring may mga natatanggap kayo ng mga signs, symbols and synchronicities, divine guidance, no? And you are confused. No, maaaring hindi ninyo mag-gets or siguro nagdadalawang isip kayo doon sa mga mensaheng natatanggap ninyo. Kaya maaaring nagdadasal kayo for clarity. Nagdadasal kayo to give you enlightenment, no? And you will
makukuha ninyo kung ano yung hinihingi ninyo. You will be enlightened. You will be sent clarity talaga that you need. Nang sa gayon, mapurso na ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin. No? Kung ano yung kailangan ninyong tapusin, kung ano yung kailangan ninyong pagtuunan ng pansin, it feels like to me ngayon na you will be enlightened, you will be guided ngayon to do what you really need to do. No? What else? We have gratitude. Huwag ninyong kalimutan to be grateful for all you have, Scorpio. Maaring ang iba sa inyo dito nakakalimot magdasal, nakakalimot magpasalamat, no, sa lahat ng biyayang natatanggap ninyo. So this is a reminder for you, no? A reminder for you na lahat ng biyaya na natatanggap natin, whether that is small or big, blessing, that is still a blessing that we need to be grateful for, no? Lagi tayong magpapasalamat kasi yung pagpapasalamat natin, yung gratefulness ninyo, yung gratitude ninyo, parang susi ninyo yan doon sa pinto, no, ng universe. Ano yan, susi yan nung pintong naglalaman ng more blessings, more abundance, more prosperity, no? Kaya kapag nagpapasalamat tayo, makakaasa kayo na there are going to be more of that, no? More of the same thing, no? Na ibibigay sa inyo. The more you are grateful sa mga natatanggap ninyong blessings, the more din na na-excite ang universe dyan, no? At papadalhan ka ng mas madami pang blessings, mas madami pang abundance sa buhay ninyo, Scorpio. Kaya napakahalagang mag-practice kayo lagi ng gratitude attitude, okay? Sanayin nyo na ang sarili ninyo, no? Na laging magpasalamat ng kahit ano. Everything na dumadating sa buhay ninyo, ipagpapasalamat ninyo yan, okay? So, what else? We have manifest your dreams! Yay! Ayan, you are manifesting your dreams sa ngayon. May mga pangarap kayo. Maring nakikita ko dito bahay. Siguro, you know, Scorpio, ang iba sa inyo ngayon. Maring you are acquiring a new home. Maaring nagpatayo kayo ng bahayan ngayon, you are ready to move in, maaring meron kayong bagong condo, or maaring meron na kayong yung sarili ninyong talagang tahanan, no? Maaring ganon, and maybe, you know, yun ang pinapangarap ninyo, and now you are manifesting it, no? You are manifesting it, it's coming to fruition. Yun ang akin na pipick up dito for some of you, Scorpio, so congratulations, no? Kasi doon naman sa iba, kung ano naman yung minamanifest ninyo, kung ano naman yung mga pinapangarap ninyo, ano yung mga hopes and dreams ninyo, looks like, you know, meron at merong magka-come to fruition sa ngayon. Meron kayong mga pangarap, no, na makikita nyo na ngayon sa 3D reality ninyo. Congrats! Your personal unicorn, ayan. Bath in pure love, stay open to unicorn magic. Ayan. So, talagang, you know, tapos nasa taas niya yung enlightenment. It feels like to me, Scorpio, na downloads are pouring through you. Downloads are pouring through you. Enlightenment, clarity, you know, guidance. Parang uulan sa inyo ngayon, Scorpio, because maybe that is what you are also praying for sa ngayon. Maaring that is really what you need right now para manavigate ninyo ang inyong sitwasyon sa ngayon. Kaya uulan ng downloads sa inyo. Free flowing of information are coming talaga sa inyo dito, and mararamdaman ninyo na yes, talaga pinapakinggan ng Panginoon kung ano ang dasal ninyo, dinidinig kung ano ang dinadasal ninyo, kaya talagang you will be overflowing with love sa ngayon, no? For God, for the divine, no? Kasi alam ninyo, ramdam ninyo na mahal kayo ng Panginoon, ramdam ninyo ngayon ang suporta ng Panginoon sa inyo, yung pagmamahal sa inyo, you know? Ganun ang napipick up ko dito. You are going to be surrounded with magical feelings ngayon, Scorpio. You're feeling blessed, no? Stargate of Lyra, expand your causal chakra, enter the unicorn kingdom.
So we have enter the magic, live in the now, seize the moment. Ayan, ang daming magagandang pangyayari sa buhay ninyo ngayon, Scorpio. So iniimbitahan kayo dito to live in the now. Experience and savor kung ano man ang nangyayari sa buhay ninyo ngayon. Kung ano nag-unfold sa buhay ninyo, focus on that sa ngayon. Live in the now and seize the moment. Kung anong pagkakataon na meron kayo ngayon, i-enjoy ninyo. No? I-enjoy ninyo, Scorpio. So, good luck and that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.